Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-trending. Calling all coins and banknote collectors at mga ibang collectors, including aspiring at mga gusto po mag-start na mag-collect ng coins and banknotes. This is my first video vlog and I'm willing to give away my error coins, error banknotes, mga semi-hard to find coins, and my fancy banknotes. Kung gusto niyo po malaman, please watch my full video. First po is mga coins po muna tayo. Number 1 is error coin po, 2017. Ayan po, dito po mababasa niyo po yung Republika ng Pilipinas. Ito pang regular coin. Ito naman po yung sinasabi kong error coin na 2017. Ayan, pansinin nyo po na yung Republika ng Pilipinas is burado na po or hindi na po siya mabasa. Yan po ang error coin. Next po is mga semi-hard to find coins. Start po tayo sa 25 centimo 2003. Semi-hard to find po ito. 2003 BSP coins. Ang next po, pangalawa po is 25 centimo ulit, 2005 BSP coin, semi hard to find po ito. Pangatlo po is 1 peso coin, 2006 BSP coin, semi hard to find po. Ang pang-apat po natin is 1 peso coin po ulit, pero NGC coin po ito. 2018, ito po yung may low mint mark na nagiging rare po na nahirapan po maghanap yung may papang collector. Ayan po. Papansin nyo po, yan. Blur lang po yung anak ko, ayan po. Upper mint mark po ito, ito mapapansin nyo po yung dito, ayan po. Yung regular po niyan is sinakatapat po yung Republika sa letter P. Next po, isang panglima, isang 10 peso coin. Babar lang po. NGC. Year 2017. Nagbablur lang po. Ano yun po natin? Scan ko lang po na konti para makita niya po. Ayan, layo ko na lang po para po makita niya. 2017. Medyo semi-hard to find po ito. Medyo hinahanap po ito ng mga collector. Susunod po is 10 peso coin po ulit. BSP coin year 2000. Ayan, semi-hard to find. Pensya na po, may aso po kami. Next po is last po is 2016 10 peso coin NGC coin. Okay po, next po is punta naman po tayo sa mga banknotes naman po tayo. First po on the list is error coin po. Ito, mapapansin nyo po, ito po error coin. Medyo mataas po ang value po nito. Mapapansin nyo po is yan, putol po siya. Mas maiksi po yung ginawa, mas maiksi po siya, ang tawag po dito siguro. At ang regular po na size po, yan, mapapansin nyo po. Ang tawag din po dito sa bill na to is error coin, at the same time is printed banknote.
Ayan po, dahil po siya meron pong printed sa side niya, ang tawag po siya, printed banknotes. Susunod po is ang tinatawag po na binary notes. Ayan, binary notes, pansinin niyo po yung serial number, lahat po ng serial number na magkakaparehas, tapos po yung dulo niya po o yung sa bandang likod is iba, ang tawag po dyan is binary notes. Next po is ang tawag po dito is is radar. Yan po, ang tawag po ito is radar. Bakit po radar? Ang radar po, papansinin niyo po yung magkabilang dulo niyo po is parehas. Tapos yung sa gitna niya po is same ano po, same number. 322-223. Ang tawag po dito is super radar. So any serial number po na magkakaparehas po yung dalawang dulo tapos sa gitna po is parehas, ang tawag po diyan is super radar. Ang pang-apat po sa mga notes po natin is tinatawag po na quad. Ayan po, quad. 3-3-2-3-3-6-6-0-0. Ang isa pa po is, ayan po, 99-22-0-0. Lahat po ng mga banknote, mga paper bills na meron pong ganyang serial number, ang tawag po dyan is quad note. Ang last po is ang tinatawag po natin na star note o ang replacement note. Ang pagkalang ko po dito, ito po yung mga nasira o yung mga nawalang mga paper bill na pagkatapos po is kailangan pong palitan ng central bank. So, imbis na po na serial number is star note na po ang pinapalit po nila para po madistinguish nila na ito po ay replacement bank note. Ayan po mga star notes. Ito po is 20 pesos. Ito po isa. 20 pesos po yan. Meron din po akong 50 pesos. 100 pesos po. Marami po ako. Ito po, muntik na po itong mag-quad. O, pwede po pumasok din na star note tapos quad. Dahil 34. Ito pong star note is malaki po ang value nito. Very collectible po ito at marami pong nagko-collect po nito ng mga collectors. Ayan po, 100. Marami po akong 100 na star note. Bakit po ako marami? Kasi po meron po kaming tindahan at pagka bago po is tinitignan ko po isa-isa, ito po, inihiwalay ko po itong mga to. Ayan po, 100 star note. Napakarami po. Ayan po. Meron din po ako nakuha na 500. Ayan, star note. At meron din po akong 1,000. Na star note. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Lahat po yan, willing po akong ibigay for giveaways. Ngayon po, marami po nagtatanong, paano? Bakit may giveaways? Ngayon po, manghihingi po ako ng tulong sa inyo. Kailangan ko po kasi ma-meet ang requirements ng YouTube na 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hours. So, pagka na-meet ko po yun, for every 1,000 subscriber is willing po ako magbigay po ng mga ganito. For the first 1,000 subscriber, ito po mga bibigay ko, 1,000 pesos. Siguro po, ang ganitong star note is pagbibilin po ng mga
collector is mag-range mo ito ng 3,000 to 5,000. So, tulungan nyo po ako para magtulungan po tayo. Kailangan ko po yung tulong nyo. Paki-subscribe, like, share, at saka at press the bell button po para po yung mga susunod ko pong mga video is ma-notify po kayo para po ma-meet ko po yung watch hours ko po. Marami pong salamat at hanggang sa susunod na video ko po, tulungan nyo po ako. Bye-bye! Ka-trending, mga ka-trending, salamat po!